So hello mga rabbit, welcome back again to my YouTube channel. And yung topic natin for today is ano nga ba yung the best breed or ano yung best breed na dapat alagaan ng mga taong nagpaplanong mag-start ng kanilang rabbitry business. And magbibigay na rin ako ng tips and advice para maging successful yung pagra-rabbit nyo. And kung may mga question kayo mga rabbit, just comment down below kasi binabasa ko po yan isa-isa. And nagre-reply po ako sa mga nagko-comment and nagtatanong sa mga vlog ko. So huwag po tayong mahihiya. At syempre kung gusto mo pang matutong mag-alaga ng rabbit, check nyo na lang yung mga video ko kasi madami po akong vlog tungkol sa pag-aalaga ng rabbit and yung mga kadalasang sakit nila. So madami akong vlog nun. Check nyo na lang po. Syempre huwag kakalimutan i-like yung video na to. At kung bago ka sa channel ko, please huwag kalimutan mag-subscribe. At pindutin yung bell icon para ma-notify ka palagi pag may bago akong upload na video dito. So, tara! So ayun mga rabbit, yung tinutukoy kong breed ng rabbit na dapat alagaan ng mga newbie ay yung local New Zealand. So ayan, hindi lang ako ang nagre-recommend dito kundi yung mga breeder or yung matatagal nang nag-aalaga ng rabbit na dapat ito talaga yung alagaan ng mga newbie na or yung mga taong nagpaplanong mag-start ng rabbitry business nila. At wag muna tayong bumili ng masyadong mamahaling mga rabbit para if ever man mamatay, hindi tayo masyado manghihinayang sa binayad natin cash or 8K yung isa ng binili natin. So una dyan is yung local New Zealand ay napakamura. Pero linawin ko lang mga rabbit, yung local New Zealand ay yung price ng local New Zealand ay nakadepende sa location, sa age ng bibilhin nyo, and sa breeder kasi hindi lahat ng breeder ay ganun yung price, so dapat nating maintindihan yon kasi and depende rin sa demand syempre sa lugar. And pangalawa, dapat pag-aralan muna natin kung paano yung pag-aalaga ng rabbit. Mas okay kung mag-research tayo sa internet and the best nyong gawin is manood ng mga vlog ko palagi. Ayan, mag-research kung ano-ano yung dapat ipakain sa kanila, ano yung mga bawal ipakain sa kanila, and ano yung size ng cage. Siyempre, dapat bago tayo bumili ng rabbit, dapat okay na yung cage, dapat secure, yung hindi sila makakaalpas para iwas na rin pagkamatay or may iwasan silang makagat ng aso or pusa kaysa nakaalpas. Dapat secure yung cage na ating bibili. At syempre, since nag-start pa lang tayo or kung wala tayo masyadong pangbili ng mga welded wire, mas okay kung kawayan na lang muna mag-start tayo sa kawayan. Pero make sure lang na ayos talaga yung pagkagawa ng kulungan ng rabbit para walang maging problema. And ayan, share ko na din sa inyo kasi kami before dito, yung cage namin ay hindi pa ganito. So yung mga kahoy lang, mga kuna, ginawa namin cage, hinatin namin sa dalawa yung kuna. And ayun, hanggang sa pagtagal nung nakakabenta na kami, nag-start na kaming mag-ipon nung pampagawa ng cage. Then hanggang sa naging ganito na yung cage nila, unti-unti na a-upgrade namin yung kulungan ng aming rabbit. So, dapat ganun lang tayo. Huwag tayo masyadong magmandali, mga rabbit. And mga rabbit, remind ko lang din ulit kayo na dapat sa isang cage, isang rabbit lang din yung nakalagay dahil hindi pwede pagsamahin yung dalawang rabbit sa isang cage. Especially pag naging 3 months na sila kasi nagiging territorial yung mga rabbit once na tumutong na sila sa 3 months old. So dapat magkabukod na yon bago sila maging 3 months para maiwasan yung mga injury and mamatay yung ating mga rabbit. And pangatlo mga rabbit ay mas okay kung mag-start muna tayo sa isa hanggang dalawang pares ng rabbit habang pinag-aaralan muna natin kung paano yung tamang pag-aalaga. Kaya naman, iwasan yung bumili ng sobra-sobrang dami ng rabbit. Since nag-start pa lang naman tayo, dapat ganun muna mga isa hanggang dalawang pares. So kami dito, ganun yung ginawa namin dito. Nag-start kami sa isa hanggang bumili kami ng another 4 doe and 1 buck.
So hanggang sa dumami sila. And mas okay kung bibili tayo sa iba't ibang breeder para maiwasan yung inbreeding kung tawagin. Or yung pagpapares or pagmimate ng magkakamag-anak na rabbit para maiwasan yung abnormalities and pagkabansot ng ating mga alagang rabbit. At pang-apat mga rabbit, mas okay kung bibili tayo ng mga baby kits, at least 2 months old yung age ng ating mga rabbit na aalagaan para mas pag-aralan natin maayos kung paano sila palakihin. And yung reason doon kung bakit mas nire-recommend ko alagaan yung 2 months old kasi once na baby pa yung ating inalagaan, mas nagiging maamo sa atin yung rabbit hanggang sa paglaki nito. Kaya naman siguro mapapansin nyo sa iba kong vlog, once na yung rabbit ko ay nanganak, ina-assist ko sila, hinahawakan ko yung kits kahit nagli-labor yung doe, pero wala namang nangyayari masama sa mga baby kits nila. So isa yan sa mga secret ko dito kung bakit maaamo yung mga rabbit na doe ko dito. At kung na-master mo na yung pag-aalaga ng rabbit, saka na lang tayo mag-upgrade ng mga breed ng ating rabbit. So pwede na tayo bumili ng mga F1, F2, F3 or upgraded or kahit purebred pa yan na rabbit. So pwede na tayo bumili and i-breed doon sa mga local New Zealand natin para ma-upgrade yung kanilang pagbigat and paglaki. Pero syempre, titingnan mo pa rin yung bentahan sa lugar nyo. Kasi baka mamaya, nag-upgrade ka nga ng mga rabbit nyo, pero wala naman palang gustong bumili ng mga ganong breed, mga pang meat type. So, parang useless lang din. And mas worse doon, pwede pa tayong malugi. Kaya naman, kung ako tatanungin, mas okay kung mag-stick muna tayo sa mga local New Zealand hanggang hindi pa masyado hanapin niyo sa lugar natin. So kung tatanungin niyo ako dito kung ano yung mga breed ng mga rabbit namin, so lahat po dito ng breed na makikita niyo sa mga vlog namin ay local New Zealand and local New Zealand X Lionhead yung mga breed namin. At kung tatanungin niyo mga rabbit kung may plano kami mag-upgrade ng rabbit, so yes, may plano kami, pero 50-50 pa kasi medyo hindi pa masyado hanapin yung mga upgraded and mga F1, F2 dito na ganong breed sa aming lugar. So, siguro pag okay na yung bentahan, saka lang kami mag-upgrade ng mga rabbit. For meat, wala pa masyado naghahanap dito, kakaunti pa lang. At ang ginaganda mga rabbit sa local New Zealand ay napakabilis niyang ibenta at madami naghahanap. At saka mga rabbit, huwag tayong manliit sa sarili natin. Lalong-lalo na kung local New Zealand lang yung mga rabbit natin. Kasi imagine kahit ako local New Zealand lang. Pero okay lang yun kasi kumikita kami dito. Basta pahay ko lang sa inyo mga rabbit. Enjoy nyo lang yung pag-aalaga nyo sa kanila. Mahalin nyo yung rabbit nyo. At sigurado ako someday lalaki rin yung rabbitan nyo. At ito pa. At pag namatayan kayo, if ever man mamatayan kayo, so wag agad-agad panghihinaan ng loob. Kasi normal lang yun. Kahit dito sa amin namatayan din kami. So, wag agad-agad yung tipong namatayan lang ayoko naman rabbit kasi nakadala. So, wag ganun. Baguhin natin yung ganong pag-iisip mga rabbit. So, share ko din to. Imagine niyo guys, kinagabihan yung rabbit na yon kumain ng pellet, napakaliksi at napakatakaw sa damo. Then, kinabukasan tigas na. So, buntis pa yon. So, napanginayang pero ang isipin na lang natin, pag may nawala, may darating. So, yun yung tatandaan natin palagi. Ayun mga rabbit, sana nakatulong tong video na to. And sana na-inspire ko kayo. So, wag po tayo agad-agad magmamadali. Enjoy lang natin yung pagra-rabbit. And promise ko sa inyo, magugustuhan nyo yung pag-aalaga ng rabbit, guys. Siyempre, kung nagustuhan nyo to, please huwag kalimutang i-like. And comment down below kung may mga katanungan kayo kasi nagre-reply po ako sa mga nagko-comment at nagtatanong sa akin. Syempre, subscribe na din and share sa mga Facebook account nyo para matulungan nyo din ako mag-grow yung channel ko and mas madami pa tayong matulungan ibang taong gustong mag-breed ng rabbit. So, shoutout time na tayo mga rabbit. So, enjoy. And bye-bye. Happy keeping. Keep safe mga rabbit.